Nagagusto ang matandang lalaki sa dalagang kasambahay. Ikaw gulat ng kanyang mga anak ang totoong katauhan nito. Kumusta mga kaibigan? Panibagong kwentong pag-ibig na naman ang ating tutunghayan ngayon. Sana ay magustuhan nyo ito. Ilang araw na lamang ay sitentahan nyo na itong si Lolo Edgardo. Siguradong magtipon-tipon na naman ang kanyang mga anak at apo sa kanyang bahay sa probinsya upang ipagdiwang ang espesyal na araw. Biyudo ng matanda, ilang taon na rin ang nakalipas. Ang mga anak niya ay pawang mga profesional at nakatira sa Maynila. Ang kasama nila sa bahay na lamang ay ang kanyang makatiwala na sina Jose at si Lito. Jose, iabot mo nga ang salamin sa mata ko? Utos ng matandang lalaki isang umaga. Naisipan niyang magbasa na lamang ng periodiko dahil iyon ang tangi niyang libangan sa araw-araw. Hindi kasi siya mahilig manood ng television o makinig ng radyo. Ang tanging gusto niya ay magbasa lamang. Sumunod naman ang binata sa kanyang utos at inabot iyon sa kanya. Sa sobra niyang katandaan ay hindi na niya matandaan kung kano-ano niya ang dalawang katiwala. Ang alam lamang niya ay matagal na itong nasilbi sa kanya. Magaan ang loob niya at malaki ang pagtitiwala niya rito. Ang katiwalang niya si Jose ay 25 anyos at si Lito naman ay 30 anyos. Anak ito ng yumao niyang kasambahay. Mababait at masipag ang dalawang lalaki, kaya wala siyang reklamo dito. Minsan nga lang ay nainis siya kapag nagsalita ito ng ibang lingwahe. Alam mo sir, bakit ito ang paborito mong babasahin? Tanong na Lito at tinuro ang isang pahina ng periodiko. Alam mo iho, yan kasi ang gusto ko, kaysa naman sa mga babasahin na, ewan ko ba? Hello? Sabi ng isang malambing na boses. Napalingon siya sa bandang ibaba na bintana at naroon ang isang napakagandang dalaga. Siguro ay mga 20 anyos ito. Teka, sino ka naman? Nakakunot noong sabi niya. Hindi naman mukhang magnanakaw ang dalagang ito. Mukhang mabait pa nga ito at maamo ang mukha. Atisay at mukhang anak ng mayaman. Bagong kasambahay ka ba rito? Ah, mahilig ka palang magbasa no? Ako nga pala si Jasmine. Lalong lumawak ang ngiti nito, kaya mas lumabas ang kagandahan ng dalaga. Napasimangot na lamang itong si Lolo Edgardo. Ang bata nito talaga, no? Hindi marunong magmano. At iba pa ang kasuotan niya makaluma. Pero hindi may paliwanag ng matanda kung bakit may kakaibang siyang naramdaman nang makita niya ang dalaga. Sa katunayan nga ay nakakahiya namang aminin na tila kilig na kilig siya kapag nakita ang dalagang ito. Ilang taon na rin nang huli niyang maramdaman ang ganoon nung buhay pa ang kanyang misis. Maya-maya pa ay umakyat na ito papunta sa kanyang ginaupuan. May dala itong isang tasa ng mainit na tsokolate. Para sa'yo to, di ba paborito mo ito? Nakangiting sabi naman ng dalaga. Aba, paano mo naman nalaman na itong paborito ko? Ang galing mo naman. Nagtataka man si Lolo Edgardo ay tinanggap niya ang tasa na may lamang tsokolate. Baka naman kasi ay napagbilinan ito ng dalawa niyang katiwala na yun ang gusto niya tuwing umaga. Mula noon ay araw-araw nang umupo si Lolo Edgardo sa tumatumbang upuan sa tabi ng bintana at sinuyapan niya ito buhat doon si Jasmine na nagdidilig ng mga halaman. Sa isip niya ay napakasipag ng batang ito. Hindi lang sa mga gawaing bahay kundi maging sa paghahalaman. Minsan naisip niya na ang dalagang ito ay kahawig ng yumao niyang asawa. Bukod sa napakaganda ay napakasipag pa araw-araw din niyang nakikita ito. Araw-araw din siya nitong binibigyan ng mainit na tsokolate. Sa ginagawa nito ay mas lalong gumagaan ang pagkaramdam niya. Ang mga simpleng pagsulap-sulyap ay nauwi sa kwentuhan, biruan at tawanan. Kinikilig ang matanda. Gusto niyang ikahiya ang kanyang sarili pero hindi niya naman mapigilan ang kanyang naramdaman. Ngunit isang gabi ay inatake sa puso ang matanda. Bigla na lamang itong nahirapang huminga at nawala ng malay. Mabilis na isinugod ni na Jose at Lito si Lolo Edgardo sa ospital. Tinawagan din nila ang mga anak nito na lahat ay nasa Maynila na. Nangako naman ng mga anak na pupunta agad sa probinsya.
Maya-maya ay nagkamalay na ang matanda pero mahinang-hinana ito. Nakita nitong pumasok sa silid itong si Jasmine. Nakangiti ito at maliwalas ang mukha. Di niya may paliwanag pero biglang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Edgardo, sambit ng dalaga. Jasmine, pasensya ka na ha. Hindi ako nakapagkwento sa'yo kasi bigla na lamang nanikip ang dibdib ko at ito nga, nasa ospital ako. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Wala kang dapat ipagpasensya sa akin, Edgardo. Alam ko masama naman ang pakiramdam mo eh. Gusto kong palitan ng kaligayahan ang naramdaman mo ngayon. Halika, sumama ka sa akin. Nakangiting sabi ng dalaga. Eh, saan naman tayo papunta? Matanda na ako, Jasmine, at masakit na ang mga paa ko sa paglalakad. Baka naman mahirapan ka lang sa akin. Edgardo, hindi naman yun mahalaga. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Mamayang hapon, alas tres, susuduin kita, okay? Alam mo, sa pupunta natin ay hindi ka na mahirapan. Wala ka ng sakit na maramdaman. Magiging masaya na tayo roon. Sabi nito at hinawakan pa ang kanyang kamay. Naguluhan man ang matanda, ngunit napayuko na lamang ito. Siguro naman ay hindi masama ang magalit ng aking misis. Ngayon naman ito eh. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Jasmine. Siya namang pasok ni Jose na may dalang mga prutas at bulaklak. Sir, mga sariwang prutas po ito. Magbagaling po kayo sir ha. Mamayang gabi po ay darating na po ang mga anak niyo mula Maynila. Kaya kailangan niyo pong magpalakas. Jose, iho, salamat ha sa paglilingkod niyo sa akin ni Lito. Naging mabuti kayo at tapat sa akin. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo makakalimutan. Siya nga pala, mamayang hapon ay sasama mo na ako kay Jasmine. Yung kasambahay natin? Oo, kasambahay? Tanong ng binata na nabakamot sa kanyang ulo. Oo, si Jasmine, yung bagong kasambahay natin. Kayo ni Lito diba ang kumuha sa kanya? Alam mo ang sabi niya ay pupunta raw siya rito mamayang alas tres. Malungkot siyang hinawakan ni Jose ang kanyang kamay. Kinahaponan ay dumating na si Jasmine. Sinundo siya nito sa gilid. Siniguro niya na nasa labas ang mga bantay niyang sina Jose at Lito. Paghawak niya sa kamay nito ay tila ba nawala ang lahat ng karamdaman niya. Paglabas nila ni Jasmine sa hospital ay ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. Kahit saan man sila magpunta ngayon, alam niyang magiging maayos ang lahat dahil kasama niya si Jasmine. Nang sumapit ang gabi ay bumuhos ang luha sa mga mata sa anak ni Lolo Edgardo. Pati ang katiwalang si Jose at Lito ay hindi mapigilang mapaiyak sa pagpanaw ng matanda. Labis ang paghugulgol ng panganay na anak na si Edeta na hindi man lang nabutan ang ama sa huling pagkakataon. Sayang, ilang araw na lamang sana ay kaarawan na niya. Ngunit eksaktong alas tres ng hapon ay bumigay ng kanyang katawan at binawan siya ng buhay. Napamahal na po sa amin si Sir Edgardo, ma'am. Masikat na po sa amin ang kanyang pagkawala. Pero ganun pa man ay sa wakas ay natapos na rin ang kanyang paghihirap. Pero bago nga po siya binawian ng buhay, sabi niya po ay sasama rin po siya kay Jasmine, yung kasambahay. Yun pala ay ino palang huli niyang paharam sa amin. Labis namang ikinagulat ni Edita ang sinabing iyon ni Jose. Ano? Jasmine? Yun bang pangalan na tinutukoy mo? Alam mo ba na siya ang ina namin noon? Si Mama ay kasambahay lamang noon sa bahay ni Papa. Nagpalagay ang loob sila at sinagot naman ni Papa. Eksaktong alas tres ng hapon dahil hindi naman matapobre si Lolo at Lola, kaya pumayag din sila sa relasyon nila. At tuloy nang silang ikinasal ng alas tres din ng hapon. At ngayon, sinundo naman siya ni Mama na eksaktong alas tres din ng hapon. Wika naman ng babae. Ang misis pala nitong si Lolo Edgardo ang palagi niyang nakakausap at sumundo sa kanya. Hindi lang nakilala ng matanda ang kanyang asawa dahil may sakit na rin ito sa limot. Pero ang naramdaman niya rito ay hindi kailanman nawawala. Kaya nga noong nakita niya ito ay ang gan-gan ng kanyang loob rito at palagi siyang masaya kapag kasama ito. Masakit man ay napanatag na rin si Edeta at iba pang mga kapatid nito dahil kung saan man naroroon ang kanyang ama
ay maligaya na itong payapa kasama ng kanyang ina. Sa huling pagkakataon ay humanga siya sa dakilang pag-ibig ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Sa pagpanaw ng matanda, tinupad nito ang pangako na hindi makalimutan ang katiwala na sina Jose at Lito. Dahil sa mga ito, ipinamana ang bahay at ilang mga lupain na nakapaligid sa malaking bahay bilang pagtanaw ng pasalamat sa dalawa. Kaya naman ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang, kaya dapat tayong magmahalan sa bawat isa. Mga kaibigan, sana ay nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig, ang kwentong kailanman ay hindi magbabago sa buhay ng ating bidang si Edgardo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking Muntin Channel. Hanggang sa sunod pa nating makwento, maraming salamat at paalam.